Oh, isip-isip minihijo pa ang... Ay, kawawaan! Patag mo! Patag! Kung makikita niyo mga kasingkit, ayun yung inahon namin. I know, you know. Marcus! 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 Ayun na, ayun na, ayun na. Si Dugong. Tinray. Okay, diretso lang, pre. Piga! Ayan. Ikon. Ayun na, kumuha ng buwelo. Nandito na nga pala ako mga kasinggit sa may meetup place namin ng mga kasama ko. Eh meron pang mga hindi nakagaya kaya hinihintay pa namin. And kung makikita nyo mga kasinggit is sobrang liwanag na nga. Pero matutuloy pa rin yung ride namin. Itutuloy pa rin namin to. Ride out nga pala namin mga kasinggit is 6. So dapat mga 5:30 nakalarga na kami. Pero dahil nagkaroon nga ng problema na late nagising yung mga iba naming kasama. Kaya 6 na kami nakapag ride out. Nandito na nga pala kami sa may Villa Gonzaga mga kasinggit. And syempre may checkpoint dito kaya titignan natin kung papadaanin nga kami. Buti na lang mga kasinggit is hindi kami hinarang dito sa may checkpoint. Kaya tuloy na natin yung ride natin. Mukhang magiging maganda to kasi yung pupuntahan nga namin mga kasinggit is Aklan Village. And siguro naman sa mga nakakaalam dyan kung saan yung Aklan Village is yung Aklan Village nga pala mga kasinggit is napakaraming ahon. Parang Gabriela rin yan mga kasinggit. Hindi ko lang alam kung anong mas matarek kasi ngayon pa lang din ako makakapunta sa may Aklan Village. Kung mapapansin nyo mga kasinggit is yung video nga natin is okay na. Tignan nyo yung mukhang napakaganda na ng view. Kasi inayos ko na medyo na umayos naman yung pagka video niya mga kasinggit. Kasi nung last vlog ride natin is nakatutok lang sa daan. Dito nga pala kami dumaan sa may shortcut na rin kasi hindi nga nagpapadaan yung checkpoint dyan sa may Dipun. Kaya dito na kami sa may kabila dumaan sa may hindi lubak kasi may mga naka-RV sa amin. Pero may konting lubak din pala dito mga kasinggit kaso mas maikli lang kaysa dun sa, kumpara dun sa may kabila is napakahabang lubak kaya dito napili nila. Nga pala mga kasinggit is yung mga kasama ko nag-e-ensayo pa lang yan, nag-e-ensayo pa lang kami, nagpapalakas pa lang kami mga kasinggit. Kaya huwag kayong mag-judge mga kasinggit kung may mga nagtutulak sa amin or napapahinto kasi lahat naman napapagdaanan yan mga kasinggit. Kaya dapat ensayo lang tayo ng ensayo para lumakas tayo. Kasi mga kasinggit kapag dating sa may pagbabike mga kasinggit is nasa sa inyo rin yan, disiplina sa sarili, sa may pag-e-ensayo nyo rin yan. Kung gusto nyo talagang lumakas mga kasinggit is doble-doble nyo yung pag-e-ensayo nyo. Tignan ko lang kung hindi kayo lumakas dun. Talaga nga naman na napakaganda ng daan dito mga kasinggit. At syempre pati na rin yung Tanawin kung makikita nyo napakapayapa. Napakagandang magbike dito mga kasinggit. Kung taga San Isidro kayo dito kayo tumambay ganon. Napakaganda tignan nyo. Sulit na sulit yung Tanawin dito mga kasinggit. Kung makikita nyo nga sa dulo mga kasinggit is meron nga palang ahon. Kasi hindi natin may iwasan yung mga ahon-ahon na yan. Kung ayaw nyo sa ahon mga kasinggit is huwag nyo na lang ituloy yung pagbabike nyo. Kasi kasama yan sa pagbabike. Bike ang umahon. Kasama rin sa pagbike ang mahirapan. Kaso dapat kahit na nahihirapan tayo is tiyaga lang kasi magbubunga rin lahat ng pinagtiyagaan nyo.
Ayan, tignan nyo yung mga kasama namin. Mga malalakas na rin yung mga yan. Siyempre, masisipag silang mag-ensayo. Tsaka nga pala mga kasingkitis, hindi lahat ng nagbabike is nagpo-focus lang sa may pagpapalakas. Meron naman yung mga iba na ine-enjoy lang nila yung pagbabike nila, ganun. Or gusto lang nilang mapuntahan yung mga gusto nilang puntahan. Hindi sila nakapokus sa may pagpapalakas. Pero meron din naman yung mga siklista na gustong lumakas kasi kumakarera sila, lumalaro, kasi dun sila masaya. Kaya may mga iba't ibang uri ng siklista mga kasingkit. Kaya huwag natin silang huhusgahan kung ano yung pinapakita nila. Maybe dun sila masaya sa ginagawa nilang yun sa pagbabike nila. Dun sila nalilibang, ganun. Kaya dapat intindihin na lang natin sila. Dito simula na nga pala ng lubak and delikado yung mga naka-RV. Kaya siguro mag-uukod na lang rin yung mga yan. Pero hindi naman masyadong lubak dito mga kasingkit. Kaya pwede nilang i-bike pero wag yung masyadong galgal. I-update ko na nga lang pala kayo mga kasingkit kasi medyo matagtag nga yung daan. Yung video natin medyo matagtag rin kaya medyo mahirapan kayong manood. Kaya i-update ko na lang kayo mga kasingkit. So tapos na nga pala naming madaanan yung lubak mga kasingkit. And nandito na kami sa may papunta sa may bayan ng Dipun. Eh medyo malapit na rin tayo mga kasingkit kaya hintay-hintay na lang. Nga pala mga kasingkit is medyo mabagal yung takbuhan namin dito kasi nagkwekwentuhan rin kami. Siyempre, ine-enjoy nga namin para malibang din kami. Kaya maganda nga din pala na mag-ride na kasama mo yung mga barkada mo. Pero sa akin kasi mga kasingkit is meron akong mga barkada na mga batak, mga sumasali ng karera. Talagang yun kapag sumama ako dun, hindi ako umuuwing, hindi ako laspag. Eh kapag dito naman, siyempre kasama rin natin yung mga baguhan nating kasama kaya mag-ensayo tayo, ganun lang yun mga kasingkit. Ensayo lang ng ensayo. Nandito nga pala ako sa may hulihan mga kasingkit kasi binibidyo ko rin sila. At saka spinning nga lang din pala ako mga kasingkit. Siyempre mamaya mabinat na naman tayo kasi first time na naman natin itong magra-ride. Nai-stuck din kasi ako mga kasingkit, hindi ako nakakapag-ensayo kasi medyo busy rin naman ako. Tsaka nag-start na rin yung klase mga kasingkit kaya medyo magiging busy na naman tayo. Eh ngayon, first ride na naman ulit at aklan to mga kasingkit. Pero tignan natin kung anong mangyayari sa amin. Sana hindi kami mahirapan. Ay, mahirapan kami dun mga kasingkit. Sana lang makayanan namin. Tignan mo ako sa frame. Dito mga kasingkit is tinatanong ko nga sa may kasama ko kung maganda nga yung pagkakabideo. Kasi mamaya nakatutok na naman sa daan. E di medyo pangit na naman yung panood natin. Medyo pangit na naman yung vlog natin. Pero dito sakto naman yung frame mga kasingkit. Kaya maganda yung mapapanood nyo ngayon. Lalo na mamaya sa may pag-ahon namin. Lahat sila bibideohan ko mga kasingkit. And ayan, tignan nyo kung mapapansin nyo dito mga kasingkit is lusong nga. Kaso masyadong matagtag. Kaya pagpasensyahan nyo na mga kasingkit kasi binili ko yung chest mount ko eh wala pa tayong GoPro or yung camera talaga na pang vlog. Kaya tiis-tiis muna tayo sa may cellphone mga kasingkit. Kaya kung mapapansin nyo, kita yung kamay ko dito sa may kaliwa. Kasi dyan banda yung camera eh wala tayong magagawa dun mga kasingkit. Tsaga-tsaga lang tayo sa may paggamit ng cellphone. Pero soon mga kasingkit kapag sumesweldo na tayo dito sa may YouTube, eh syempre uunahin natin yung camera para medyo maganda naman yung mapanood nyo habang nagblablog ako. Eh dito mga kasingkit, mga ahon nga pala dito. Yan, kung makikita nyo, bumabanat na kagad yung mga kasama ko. Yan, nagtitirahan sila. Tayo, tamang video lang tayo. Nandito na nga pala kami sa may palengke dito sa may Dipun and umistop nga pala kami dito sa may pagparadahan ng mga motor dito kasi umaambon. Pagkatapos namin magpatilang mga kasingkitis, dumiretso na nga rin pala kami. Ayan, tignan nyo, napakaganda ng daan dito sa may Dipun mga kasingkit. Ayan, I love Dipun. Yung unang ride ko mga kasingkit, yung talagang unang-una kong bike is dito nga pala kami pumunta.
kasi hinatid namin yung tropa namin na taga dito rin. And doon ako nagpicture sa may I Love Dipun. Ayun o, tignan nyo, napakaganda, tapos lusong pa, diba? Kaso medyo maraming sasakyan din, mga kasingkit. Kapag kayo nagra-ride kayo, mga kasingkit, is doble ingat kayo. Kasi yung aksidente talaga yung kalaban nyo rito, mga kasingkit. Umistop nga pala muna ulit kami dito, mga kasingkit, sa may gas station dito kasi umaambon-ambon. Eh kesa naman salubungin namin, eh di magkakasakit na naman kami. Ayan, kung mapapansin nyo, yung speedometer natin medyo may mga basa-basa pa kasi nga medyo umaambon. And mamaya titignan natin, mga kasingkit, kung ilang gradient nga ba yung Aklan Village. Nung tumila nga pala yung ulan, mga kasingkit, is dumiretso na nga pala kami. And napakaganda ng tanawin dito, mga kasingkit. Ayan, tignan nyo. Siyempre, chill ride lang kami. Ayan, tsaka medyo makulimlim nga pala banda dun. Sa tingin ko, umaambu-ambun or umuulan din dun. Matagal na nga pala namin itong pinaplano, itong Aklan vlog ride ko, mga kasingkit. Kaso, hindi matuloy-tuloy dahil nga nag-uulan nitong mga araw. Eh ngayon, natuloy na kahit medyo nag-aambun pa, pero tinuloy na talaga namin. Ayan, mga kasingkit, kung makikita nyo is basa pa nga yung daan. Eh medyo mahirapan kami umahon dito, mga kasingkit, dahil basa nga yung daan, madulas. Lalo na ahon yung pupuntahan namin, Aklan Village. Dito medyo paahon na. Ayan, kung makikita nyo is nauuna na nga yung mga kasama ko. Siyempre, susundan natin yan, nakabulin natin. Siyempre, sila din yung kasama natin at ibibideo rin natin sila, mga kasingkit. Nagsisimula na nga pala yung ahon-ahon dito, ahon-lusong. Pero mamaya kapag dun na mismo sa may Aklan is diretsyong ahon lang, mga kasingkit. Kapag naman lumulusong kayo, mga kasingkit, is lalo na kapag pakurba, eh delikado kasi yon. Dapat alalay lang sa may preno, mga kasingkit. Huwag nyong papakawalan yung preno, dapat alalay lang kayo. Kasi kung hindi, mag-overshoot talaga kayo, mga kasingkit. Dito ahon na naman to, mga kasingkit. And tignan nyo yung mga kasama ko, bumabanat na kagad yan. Siyempre may iwan tayo, pero hahabulin natin para mabidyoan sila, mga kasingkit. Ayan, si Dugong nga pala yan, mga kasingkit. Ayan yung nakikita nyo na yan. Nasa kanan ko, si Dugong yan, mga kasingkit. Sa case ko nga pala, mga kasingkit, is medyo nahihirapan ako sa may pag...
16 kilometers. Siguro kapag nagkaroon din kami ng time is aahunin din namin yung pimentel and i-vlog ko rin yun mga kasingkit. Kaya abangan nyo. Dito mga kasingkit is kumpleto na naman nga kami. Siyempre naghintayan kami kaya kumpleto na naman. Eh medyo may mga nahihirapan din kasing umahon sa amin kasi may mga ayan katulad nan si Marcus, bata pa yan mga kasingkit kaya medyo hindi niya pa kayang umahon. Pero siyempre nagkakandi niya, nag-ensayo, gusto niya rin na lumakas mga kasingkit. Siyempre desidido rin siya. Kaya kayo mga kasingkit kapag kayo is mag-ensayo lang kayo na mag-ensayo para kahit anong tarik ng ahon mga kasingkit or kahit saan kayo pumunta is kaya niyong pantahan. Siyempre napakaganda kapag nakakalayo ka ng sarili mong lakas yung gamit mo, di ba? Dito mga kasingkit, kung makikita nyo, tinulak nga nila kasi hindi sila nakabuelo. Eh ako, ayan, tignan nyo yung gagawin ko. Aahunin natin yan mga kasingkit. Ayan, tignan nyo. Bumuelo muna ako syempre para hindi tayo mawalan ng buelo. Ayan, mautak tayo mga kasingkit. Ayan, bumuelo tayo. Hindi ko alam kung ilang gradient to mga kasingkit pero matarik din siya. Napatulak kasi mga kasama ko kasi walang buelo. Pero ako mautak kaya bumuelo tayo. Ayan, kung makikita nyo. Ayan na yung mga kasama ko. Siyempre, meron na naman na huhuli. Kaya hihintay na naman namin yun, mga kasingkit. And kung makikita nyo, mga kasingkit is talagang napakatarik nga. Ayun, kung makikita nyo, di ba? And eto na nga yung isa nating kasama. Ayan, si Liban, mga kasingkit. Ayan, tignan nyo, umaahon siya. Ayun, no? Pa-easy-easy lang. Oh. And sinabi niya na easy-easy lang daw dahil binidyo natin siya, di ba, mga kasingkit? Pero ganyan talaga yan, si Liban, mga kasingkit. Palabiru yan, mga kasingkit. Kaya pagpasensyaan nyo na. And eto naman na yung isa nating kasama na si Marcus. Ayan, kung makikita nyo. Mga kasingkit, pagpasensyaan nyo na sila kasi ayaw nilang isuot yung helmet nila. Sinasabihan ko sila na isuot yung helmet. Pero hindi na raw sila makahinga ganun. Hindi sila comfortable na may helmet kaya tinatanggal nila. Kaya pagpasensyaan nyo na sila mga kasingkit. Siyempre, hindi na natin kasalanan yun. Pinagsabihan na natin sila. Hindi na natin konsensya yun mga kasingkit. Dito mga kasingkitis, eto na nga pala yung start ng ahon dito sa may Aklan Village. Kaya abangan nyo mga kasingkit, tignan natin kung ano yung mga mangyayari. And madulas yung daan mga kasingkit, ahon to. Kaya medyo mahihirapan nga kami dito kasi habang umaahon kami dito mga kasingkit is dumudulas nga yung gulong sa likod. Kaya medyo mahirapan kami dito mga kasingkit. Pero syempre, tiyaga lang tayo. And eto na, sinisimulan na nga pala naming umahon mga kasingkit. And tignan nyo na lang yung mga mangyayari dito. Napag-decide ko nga din pala mga kasingkit na hindi na i-stop yung video. Tuloy-tuloy na to mga kasingkit. Kaya tignan nyo na lang yung mga mangyayari dito mga kasingkit. Wala na tong cut-cut. Kaya let's go. Ayan, kung mapapansin nyo mga kasingkit is yung nauuna nga doon is si Brian yon. And then tayo yung pangalawa. Pangatlo si Dugong, yung kanina yung sinasabi ko sa inyong si Dugong. Malakas rin umahon yun mga kasingkit kahit bago-baguan pa lang siya. And sobrang tarik dito mga kasingkit kaya pakinggan nyo na lang yung mga nasasabi ko rito. Ah!
Pader! Ano to? Pag ganito ay mga kasingkit, tiisin nyo lang. Ayun o. Kaso, sa case ko, medyo dumudulas yung likod sa harapan. Kaya medyo mahirap. Ito daw yung aklan. Sabi nyo, kasama ko. Nakakamatay. Ay puta! Ano yan? Tara uwi! Nag-uno na ako, mga kasingkit. Kahit to, tiyaga lang. Putang ina. Ay, sorry. Mapapamura ka na lang talaga kapag umaahon ka. Lakas lang. Kasama natin sa harapan, no? Imayin nyo na. Si Brian. Brian Esguera. Pakalakas umaahon. Ayoko na. Hindi. Kaya to. Para sa inyo. Panoodin nyo ito mabuti. Siyempre, huwag nyo na rin kakalimutan mag-subscribe. Walang katapusan. Naahon, puro spader. Tignan natin kung ilang gradient. Putik. Nagna-9. 13. 14 na gradient. 14 gradient. Putik. 15. Putiks na ahon to. Ay! Meron na naman. Ha? Inom. Gusto ko sana videoan yung mga kasama natin. Kaso, mahirapan din tayo umahon. Kasi, mabagal din yung mga yun. Ito lang si Brian yung malakas umahon sa amin. Tignan mo, hindi ko mahabulan. Piga! Dumudulas, mahirap pumiga. Last niyan! Pababa na daw. Dito muna ako, pre. Bibidyohan ko sila. Ano, babain pa natin, mga kasingkit. Sige. Pre, pababain ko sila. Bibidyohan ko. Ayun, nakikita niyo yung tanawin. Tignan na natin yung mga kasama natin. Tignan nyo. Napakatarik. Gagi, bakit di na ako makakyat dito? Yan na si Gian. Yan. Bibidyohan ko sila. Malahumer tayo dito, mga kasingkit. Yan. Sa mga follower ni Lods Homer dyan, masubscribe naman, no? Ayan, bibidyohan natin mga kasama natin. Ayan sila. Ano? Kaya nga sobrang tarik dyan, pre. Bibidyohan ko nga kayo, kaya nga buwaba ako eh. Para sa mga kasingkit ko. Sab na, pre. Tuloy nyo.
makikita niyo yung ahon. Kadalas nga pre, muntik na nga din ako eh. Grabe kasi yung gradient. Tapos madula, basa pa yung daan, kaya medyo mahirap umahon. Ala! Una na dula. Tarik gagi! Gagi, meron pa matarik din oh. Hintayin daw natin mga kasama natin. Ala! Nagtutula! Oh shit! Hindi yata pre. Ay oo yata, naka-video lang to eh. Hindi ko kinakan. Madulas talaga yung daan kasi basa mga kasingkit, tignan nyo. Tsaka umambun-ambun din kanina. Kaya madulas, mahirap umahon. Dumudulas yung sa likod. Ay nabuo na sila. Nauna na yung tatlo dun. Napre, kaya ba? Okay, unti-untiin nyo lang. Tara, sabay-sabay na tayo maon. Okay. Yan, Brian, imprim. Sundan natin si Brian, highlights mo yon. Brian, umahon. Nasa 15 gradient to mga kasingkit. Ayan, si Brian. Tignan natin yung reaction niya sa susunod na paliko. Uy, uy, nawalan ng gana. Tignan natin mga kasama natin sa likod. Ayan, ayan. Ayan, ayan mga kasama natin. Siyempre, tiga, last na din oh. Last na ahon. Diyan oh. Ahon ka na. Kaya nga, hindi mabigat ka kasi pre. Alay! Alay! Iban, imprim. Naka-arbi kasi sila mga kasingkit, tsaka tignan nyo yung kags nila. Kaya medyo nahirapan sila umahon. Tsaka mabigat din sila kasi pagka sa ahon mga kasingkit, is lamang yung maliliit or yung malagaan. Kasi bigat yung kalaban mo dito eh. Ayan o. Oh. Eto. Saan natin kasama? Sumusuka na. Lusong na dyan pre, last na. Promise. Oo nga, oh, dumudulas yung gulong. Maputik pa. Talagang madulas ang daan. Ayun no, last na o. Oh. Sarap ba ma? Sarap ba umahon, pre? Wala ka hirap-hirap. Ala. Uy, gagi, may ahas, pre, oh. Ahasan? Ayun, no, sa baba mo. Ayun, no, kalaki, oh. Kalaki. Ayan. Mga, tignan natin yan, mga kasinggit. Ano sila? Wala pa ba akran dito? Ay! Yan na, last. Putik, nakikita niyo yan. Tara, tara, ahunin na natin mga kasingkit. Tara, tara, let's go, let's go. Kayaan, kayaan. Kumanan na natin sila. Titignan natin kung ilang gradient. Taga lang. Medyo na-stop din kasi kami kasi dahil nag-uulan nga. Matagal na namin tong sinet, tong aklan ride namin. Pero dahil nag-uulan nga, kaya di kami makapunta. Ngayon medyo umaraw pero sa, tignan nyo, umaambu-ambun pa din.
Tips nga pala mga kasinggit, bago kayo umahon, uminom kayong tubig. Wala lang. Ganon kasi ginagawa ko para magkaroon tayo ng lakas pa. Ayun na isa natin kasama umahon, no? Grabe, napakatarik pala dito mga kasinggit. Hindi ko alam. Kakayanin natin to. Siyempre, kapag pinapanood mo itong mga kasinggit, is huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe. Para sa inyo, ginagawa ko itong mga kasinggit. Siyempre, alam naman natin na mahirap. Pero, tsatsagain lang natin to. Lahat naman nahirapan mga kasinggit eh. Ayan. Tsaka maraming salamat nga din pala sa mga suporta nyo na nagiging inspirasyon nyo ako. Ayan. Ensayo lang tayo mga kasinggit. Lalakas din tayo. Grabe. Ilang grade yan? 16. Double digits. Nagsi 17 pa. Siguro last naman na to. Tirahin na natin. Ayun, nandito lang natin kasama. Dito na. Malaya pa daw. Tinira natin. Dito na, pre. Dito na.
Oh, parang may problema yung tuod ko, mga kasingkit. Ay! Putara, guys! Uy, gagi mo! Nakikita niyo yan, mga kasingkit? Sa 17 gradient, gagi! And tips nga pala kapag umaahon kayo, mga kasingkit, huwag niyo sasalubungin yung ahon. Dito lang ay sa gilid-gilid para less ahon or less mahirap na ahunin. Tulak. Tulak. Kasi yung binti na tayo. Kapag kayo, mga kasingkit, is huwag niyo rin pilitin na masyado. Baka mamaya may mangyari pang masama sa inyo. Ganun talaga, mga kasingkit, kapag simula, mahirap. Kaya dapat mag-ensayo na mag-ensayo para lumakas. Ito. Dito na. Ayun. Sa wakas. Ayun, no? Saan papunta pag bumaba pa tayo? Ayun, no? Wait, wala silang view deck. Wala nga. Ay, gagi, yan na lang. Akitin natin, oh. Dugong, umaahon. Ayan, tinignan nyo yung ginagawa nyo, mga kasingkit, kapag nahirapan na rin kayo umahon. Magparang ahas kayo, ganun-ganun, oh. Ayan, oh. Tignan nyo yung ginagawa ni Liban, parang ahas. Oh. Uy, gagi. Ala. You know, Iban. Thank you.
I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Dito mga kasingkitis, akala ko nga nag-overshoot yung kasama namin. Pero sinabi naman nila na dumulas lang daw yung sa likod. Eh syempre kapag pasiko nga naman mga kasingkit tapos dumulas yung gulong mo sa likod, eh may tendency na sumemplang ka, kaya kinabahan daw yung kasama namin. And pagdating naman pala sa may road bike mga kasingkitis, mas mahirap nga kapag balusong kasi nakakangawit yung preno nila. Sa mga road bike user dyan, alam nila kung gaano kahirap lumusong gamit yung road bike. Pero kapag sanay ka naman na siguro ganun, nasasanay din siguro yan mga kasingkit. Eh dito, tignan nyo, napakabilis namin. And haba ng lusong dito mga kasingkit, yung iba namin kasama nag-aalangan kasi nga naka-road bike. Yung isa pa namin kasama kanina na si Leo, eh walang preno yung road bike niya, kaya nagganon siya, kinakabahan siya talaga. Kasingkitis, pagpasensya nyo na dahil ikakat ko na yung video kasi sobrang haba pa nun. And tignan nyo rin yung video natin, sobrang haba na. Dito mga kasingkitis, nagtitirahan na nga yung mga kasama natin. Ayan, kung makikita nyo. Eh syempre, alam naman natin lahat ng mga siklista dyan, kapag kauwian na talaga guys, dyan na talaga nagtitirahan. Dyan na nag-uubusan talaga ng lakas. Kaya pasensya nyo na mga kasingkit kung kinat ko na yung mga video kasi sobrang haba na talaga ng video natin na to. And dito may ipapakita lang ako sa inyo na ginawa namin ni Gian. Tatry namin na umatake, na tatry namin kung magsasucess nga ba yung gagawin naming breakaway. Ayan, kung makikita nyo, papakita namin sa inyo kung paano namin ginawa yung mag breakaway namin. Thank you.
So yun mga kasingkit, nag-succeed nga pala yung breakaway na ginawa namin. Kaso ikakat ko na dito yung video kasi napakahaba na talaga nito mga kasingkit. Kaya pagpasensyahan nyo and sana tapusin nyo rin. Pero ginagawa nga lang pala yung mga ganong breakaway mga kasingkit isa may karera kasi napakalalakas talaga ng mga kumakarera mga kasingkit. And dito sa may sa atin, sa may Santiago mga kasingkit is napakarami ring malalakas dito. Marami ring mga sumasali ng karera dyan sa may San Mateo, sa Alfonso Lista. And hindi lang natin ma-vlog kasi nga wala tayong camera. Eh mahirap na mag-vlog kapag sumali ka ng karera tapos wala kang camera. Eh mahirap yun mga kasingkit, isa-set a setup mo pa. Malay nyo, soon mga kasingkit is makapag-content rin tayo ng mga karera dito sa may Santiago. Pagpasensyaan nyo na nga pala ulit mga kasingkit dahil kinat ko na yung video kasi sobrang haba na talaga. Baka abutin na ng 2 hours or 1.5 hours. So yun mga kasingkit, nakauwi na nga pala kami and tignan natin kung nakailang kilometers tayo. Ayan, kung makikita nyo mga kasingkit is naka 58 kilometer nga kami, Aklan Village. And wala pa yung isa naming kasama. So hanggang dito na nga lang pala yung video na to mga kasingkit. Kung nagustuhan nyo tong video na to is huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. At syempre huwag nyo na rin kakalimutan i-click yung notification bell para updated kayo sa mga paparating ko pang mga video. Hanggang sa muli mga kasingkit, next ride ulit. Salamat sa panonood. Ride safe!